Magandang gabi na naman sa inyong lahat, mga suking taga-subaybay sa ating nag-iisang programa dito sa YouTube channel, Dear Kuya Yuyo. Ang ating sulat simner ngayon ay isang matandang babae na nagngangalang Constancia Kagilkil. Sa hindi pa natin tatalakayin ang kanyang sulat-suliran, isa-shoutout muna natin si Mirasol Mahilom. Ay, Mirasol Abila. Sa Lapu-Lapu City. Inday Mimi. Latsmia TV. Tintin. Congratulations. Consuelo TV. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito ang sulat-suliran ng ating sinder ngayon na si Constancia Kagilkil. Dear Kuya Yuyong, matagal ko nang iniinda ang allergy na ito sa aking balat. In Tagalog, mga ano kati-kati sa balat, no? Pero in Bisaya, tagid! Mm-mm. Talagang ako'y nahihirapan tuwing gabi dahil napakakati talaga. Marami na akong sinusubukang mga cream pero hindi talaga umuubra. Kaya naisipan ko na lang na magpadala ng sulat sa iyong programa. Baka naman mabigyan niyo ng lunas o malutas ninyo ang aking suliranin. Lubos na sumasa inyo, Constancia Kagilkil. Totoo talagang mahirap pag yung balat natin ay makati. Hindi tayo makatulog noon. Ang aking maipapayo sa iyo, Inday Constancia Kagilkil, bumili ka ng mga hindi mamahaling cream ba? Yung mga tig 5 pesos doon sa INSI. Effective naman iyon. Pero tinatanong ko yung isa kong kaibigan na may kagid din noon. Pero naano na na agapan na ang kaniyang kagid. Yung allergy niya. Tinatanong ko talaga siya kung ano ang kaniyang ginagawa. O ano ang kaniyang gitambal ba sa kaniyang mga kagid-kagid. Ang sabi niya sa akin na talagang hugasan mo raw, linisin mo yung balat mo na mayroong kati. Oo. Tapos, magpaano ka ng hot water. Lagyan mo ng dahon sa guava. Yung bayabas ba? Tapos, Inday Constancia, paanoan mo, pakuluan mo yung dahon ng guava. Tapos, pag ito'y na-boil na ba, hindi mo i-direktamente sa iyong tiil, ha? Baka yung kagid mo magiging laswa na yan. Paanuin mo muna, palamig-lamigin. Tapos, yun ang iyong panghugas ba? Yung mga ano-ano dyan, linisin mo talaga ng maayos. Mabuting pagkahugas ba? Yung hindi masyadong mainit, Inday Constancia, baka ikaw ay mahilos. Oo, doble suliranin na. Tingnan mo ang buhok ko, shaggy na. Tapos, day, pag nalinis mo na ng husto, paanuin mo pa, tuyuin mo yung balat mo sa tiil. Tapos,
na ano na, tumuyo na yung balat mo, no? Na nalinis mo na doon sa sabon at saka yung pinaboil mo na guava leaves. Yun ang sabi sa akin ng aking kaibigan na may ano rin sa dati ba? May ano sir, may allergy rin sa kaniyang tiil. Kasi alam mo, yung pangmayaman, allergy ang tawag dyan. Sa pag tayo ay mahirap lamang, ay kagidian. Tapos, ang iyong gawin, Inday Constancia, no? Ako ay nagtanong talaga sa kanya. Matapos mong malinis yung ano mo, allergy, patuyuin mo. Tapos, bumili ka ng cream ba? Yung hindi mamahalin. Yung nasa, kuan ba? Nasa mga Chinese sa insik. Tapos yan ang kaniyang ano, ginamit na cream sa kaniyang mga kagibigit. Pero, hanggang sa matagal na siyang gumamit noon, umipikto naman pero hindi talaga umubra. Kaya ang kaniyang ginawa, Inday Constancia, nag-ano siya, kumuha siya ng galabo tigre. Ito ay payong probinsya lamang, ha, Inday Constancia Kagilgil. Pag hindi na talaga maagapan yung allergy, yung kagid mo sa balat, pumunta ka talaga sa doktor, sa mga dermatologist ba? Kasi, itong aking payo, pang ano lang ito, pang payong bukid ba? Yung, ano yun, yung galabong tigre, effective din yun. Pero mag-ingat ka talaga, ha? Dahil napaka-peligro ng galabong tigre. Dapat, yung katas ng galabong tigre ay hindi talaga magbisik-bisik kahit saan. Doon lang talaga yun sa yung kagid. Diyan mo ilagay, no? Kumuha ka ng galabong tigre, tapos mag-ano ka ng kuan, mag-ano ka ng kayo ba? Fire. Dangdangin mo doon. Ano bang tawag sa dangdangin? Sugba. Parang isugba ba? Ang galabong tigre. Tapos pag ito ay maano na, mukhang naluluto na. Iano mo? Ilagay mo sa tabi, tapos palamigin mo ng kaunti. Tapos i-squeeze mo 'yun. Pero mag-ingat ka talaga dahil napaka-peligro ng galabong tigre. Makaano 'yan sa mata, makabulag. Dapat ingat na ingat ka talaga. Gumamit ka ng goggles. Tapos squeeze mo yung galabong tigre. Oo. Tapos yun ang gamitin mong pang parang ointment ba sa iyong mga kagid-kagid. Chak. Mamatay yung mga bakterya na nandyan sa iyong allergy. Yung galabong tigre in English, ang tawag doon ay snake plant. Marami naman yun sa mga tabi-tabi ng kalsada. Pero mag-ingat ka talaga, Inday Constancia, ha? Dahil napakadelikado ng galabong tigre. Maka ano yan, maka sira ng paningin. Makabulag ba? Pero, kung may pira ka dyan, pumunta ka na lang sa totoong dalubhasa, yung mga dermatologist ba? Dahil alam naman nila kung paano talaga patayin yung kagaw na nandyan sa iyong balat. Huwag ka nalang mahiya-hiya, Inday Constancia. Dahil yung mga allergy na yan ay nasa balat lang yan. Ang dapat mabuti ang iyong kalooban. Tapos, ano pa ba? Para hindi ka masyado mahirapan, bawat araw o gabi, yan talaga ang iyong gagawin, Day. Napaka-effective talaga niyan. Sa aming bukid, marami na talaga ang nakasubok ng galabong tigre. It's a snake plant ba? Yan talaga ang
ginagamit na pampatay ng ano bakterya sa ano sa mga kagid-kagid ba? Huwag ka nang maghiya-hiya. Kumuha ka ng galabong tigre tapos pero ang babala ko sa iyo, mag-ingat ka talaga dahil yung galabong tigre ay nakabulag. Pag iyon ay maano sa iyong mata, susudlot yung mata mo, lalabas. Peligro talaga. Pero pag ano talaga kinakailangan, dapat talaga maingat muna. Kuan ba maingat mong ano gagawin ang mga bagay na yan. Pero sure ako na maghilom talaga yung kagid mo. Yung allergy ba? Pero yung mga pinapayo ko sa iyo dahil Constancia Kagilkil, payong pang-atin-atin lang ba? Kung hindi talaga maagapan sa mga ganyan, galabot tigri, mga ointment na tagsisingko doon sa anong kalingki, pumunta ka talaga sa espesyalista. Kasi mahirap naman din yung kagid mo palaging kumakati-kati. Pag hindi ka maka-concentrate ba sa iyong dapat gawin? Pag ano, pag bumilta yung kati, lagi ka lang nag-ano, nag-kill-kill sa iyong ano, yung allergy. Kaya dapat talagang you need to cure your kagid. Because it's very distracting talaga. Sana dai Constancia Kagilkil na naliwanagan ka sa aking payo. Basta ang babala ko talaga sa iyo, napakadelikado ng galabot tigre o yung snake plant. Dahil makabulag. Kaya huwag mo talagang i-ano-ano lang sa pag-ano, paggawa. Sana dai gamitin talaga natin yung mga panlunas ba na hindi kayo nakailangan ng mamahaling gastusin. Pero mag-ingat ka talaga dai. Dahil napakadelikado talaga ng galabot tigre. Baka naman gumaling yung kagid mo tapos susuglot naman yung mata mo. Yan maano. Dapat ingat na ingat ka dyan sa bagay na iyan. Huwag ka talagang pabaya. Dapat ikaw talaga ang ano, ikaw talaga ang gumawa niyan. Hindi mo pasalihin yung mga anak mo o yung mga apo mo. Ikaw lang talaga, ha? Mag-ingat ka talaga, day. Dahil sure na sure ako na yung mga bakterya, yung mga ano ba, yung mga germs doon sa iyong kagid, silang lahat ay matibak. Dahil napaka strong ng pormula ng katas ng galabot tigre. At yung problema mong kumakati-kati ay mawala yan, day. Pero yun ay payo ko lang na pambukid ba? Dahil taga probinsya man din ako, day, Constancia. Dito sa syudad, nag-ano lang ako. Nakapa-upgrade na ako sa aking buhok, kaya ito nagkulay blue na. Pero taga-bukid talaga ako. Dapat mag-ingat ka dahil ha, Constancia Kagilkil. Ingatan mo talaga ang payo ko. Sa isip mo, hindi ka mapabaya ba? Kung gusto mong maghilom yung ano ba, kagid na nandyan sa iyong balat. Sana nakatulong ang payo kong ito sa iyong karamdaman na allergy. Sa amin talaga, day, doon ba sa probinsya namin, ang tawag dyan, pag ikaw ay mayaman, talaga, allergy ang tawag dyan. Kaya, minsan, mahirapan tayo kung papaano gamutin dahil hindi natin alam kung ano yung allergy, no?
Pero pag doon sa amin, mga mahirap na tao, pag nakakita ng mga ganyan, ay hindi yan tatawagin ng allergy. Kagidyan! Ingat na ingat lang yun, ha? Sana naliwanagan ka, day. Konstansya kagilkil. At sa ating mga manunood dyan, sana kung kayo rin ay may payong pangkaibigan ba? Payong totoo. I-comment down nyo na lang dyan sa aking dyan ba, sa baba. Kung papaano gamutin yung allergy ni Inday Konstansya kagilkil. Yung kagid ba? In kuan. Sa mga mahihirap. Kagid na ang tawag dyan sa amin. I-comment down nyo na lang dyan kung papaano gamutin para naman ma tulungan natin itong si Inday Konstansya dahil matagal na ka talaga ayon sa kaniyang sulat. Matagal na talaga niya itong iniinda ang kagid na ito. Yung allergy ba? Pero kung hindi talaga maagapan, day, pumunta ka talaga sa dermatologist. Sa totoong eksperto ba? Yung mga doktor. Dahil yung payo ko ay payong pang bukid lamang. Pang probinsya ba? Dahil sa amin doon ay malayo sa mga doktor. Pero mayroong mga albularyo, mga ganyan. Mayroong nag-uuras yun. Alam mo na yun sa bukid, mga ganyan ba? Sana dahil naliwanagan ka, Inday Konstansya kagilgil sa aking payong ibinigay sa'yo. At sa mga gustong magpa-advise, magpapayo, sumulat lang kayo sa yuyungoterovlogs@gmail.com at hayaan nyo na talagang susubukan kong mabigyan ng pansin at kahit kaunting solusyon ang iyong mga suliranin. Pagtanong-tanong man din ako din sa aking mga kaibigan. Pero pag hindi talaga madala sa aking kapangyarihang advice, talagang pumunta talaga tayo doon sa mga totoong eksperto, yung mga dalubhasa ba? Okay, Inday? Konstansya kagilkil? Sana nakatulong ang aking payo sa'yo. Basta, huwag talaga i-ano. Dapat maingat na maingat talaga. Dahil ang kalabutigre ay napakadelikado. Susuglot yung mata mo pag maano sa katas niya. Ha? Pero yung kagid mo, pag yun ang linagyan mo, patay tanan mga bakterya dyan. Sana naman sa episode na ito, nakatulong tayo kay Inday Konstansya kagilkil. Kung mayroon kayong mga sulat o mga suliranin, ipag-emailan ninyo yuyungoterovlogs@gmail.com. Maraming salamat talaga sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa. Oo. Huwag ninyo kalimutang mag-like, subscribe, at share. Ha? Kung mayroon kayong mga i-comment niyo ang iyong mga nararamdaman ba na magagandang payo, huwag lang yung mga hindi maganda. Yung mga payo na nakatulong ba? Dapat, isa-isip natin na yung mga problema ay malutas talaga yan pag tayo ay magtulong-tulong. Dapat, happy lang. Hanggang sa muli na naman, dito sa ating nag-iisang programa sa YouTube channel, Dear Kuya Yuyung.